Magandang hapon mga friend. May good news po ako sa inyo. Dahil yung kambing ko na si Itim, nanganganak na kaninang umaga. Hindi ko lang nakunan ng vlog kasi ina-assist ko. Baka mapariho doon sa nangyari kay Puti nung nanganak siya. Yung pangalawa, hindi nakasurvive dahil parang ano, nalunod no sa tiyan ng mama niya kasi diba matagal lumabas yung si survivor, yung nauna. So ngayon, ginawa ko, binabantayan ko talaga si Itim no, yung primerong paglabas at saka yung pangalawa na siguradong buhay sila dahil ang halos mangyari sa kambing na hindi mo minsan maalagaan or mabantayan doon sa pagpapanganak. Yung parang malulunod sila, hindi sila makapaghinga agad. So, dapat kunin mo agad yung nakabara doon sa ilong nila. So, nagdala ako ng trapo. Tapos, yun, pinunasan ko yung mukha at binigay ko agad sa mama para matitilaan nila, no? So, ito na yun sila, oh, mga friend. Ano nangyari? Andiyan ang mama mo. Ha? Cute na cute. Oh, andiyan ang mama mo, ha? Ay, lapit kita sa mama mo, ha? Huwag ka nang iyak. Dito ka, dito ka. Andiyan ang mama mo. Oo, yan. Kumain ng damo yung mama mo. Ay, gusto magdidi. So, ayan, oh. Cute na cute masyado. Babae. Bigyan nyo akong pangalan mga friend, tulungan nyo kung anong magandang pangalan dito. Wala pa akong naisipang maibigay na pangalan. Saka ito namang isa oh. Itim pa rin. So ayan. So happy ako dahil nadagdagan na naman sila. Ito pala yung update no ni Puti. Andyan na si survivor. Malaki na oh. Yung kapatid niya na yung nagsunod sa kanya yung namatay. So, ayan, malaki na si survivor. Ang update ko lang din doon sa anak ni Itim, yung tinawag ko na Itim na maliit, yung labinta ko mga friend. Ang sabi nung dati kong katiwala dito sa Juan, sa bukid, eh buntis na raw. Sabi ko sayang, no? Pero okay lang yon, at least nakakatulong tayo doon sa bagong mag-asawa no? Kasi gustong gusto rin nila magalaga ng kambing. Ayan. At ito naman yung mama ni Lambing. Kung naalala nyo pa si Lambing mga friend, yung tawagin ko, sigaw agad no? Keme! Oh, ano naman? Saman. Parang tao magsagot. Ito yung mama niya. So yung palang update ni Lambing no, na hindi nyo na nasundan, hindi po siya nakasurvive mga friend no. Namatay po siya dahil ilang beses ko siya dalhin doon sa mama niya nito, itatakwil niya. Aywan ko kung bakit. Tsaka may problema yata itong kambing ko. Dahil diba nakita nyo yun sa previous vlog ko na inaano ko siya sa ano, biberon no. Nagpadidi ako sa kanya. Dahil ito siguro yung dahilan isa na ayaw niya magpadidi dahil parang may sakit tong kambing ko no. Parang sa tao meron siyang breast cancer kasi tingnan niyo ito mga friend. Oh, hanggang ngayon ganyan pa rin kalaki yung ano niya. Yung pangdidihan no sa kambing, hindi na lumiit. Hindi ko nga alam kung ano ito. So sa inyo po dyan na may alam na ano nangyari doon sa kambing na ito, paki-comment nyo ako doon sa ano, sa video ko na ito, para malaman ko kung anong pwedeng gagawin dito. May pag-asa ba itong kambing ko na magkaroon pa ng anak uli o hindi na, dahil yung isang ano niya oh, yung pangdidian no, yung tutoy no, malaki, hindi na lumiit. Baka pag magbuntis uli ito, baka hindi na makapag-produce ng gatas para doon sa anak.
Ito naman yung mga lalaki kong kambing. Ito si Turo. Ito yung parating nag-upa doon sa ano ko. Siya yung nag-habal, no? Ewan ko ba ano, sa Tagalog yun. Siya yung nag-kasta, no? Kasta pala. Siya yung nagkakasta ng mga babae nating kambing. So, ayan si Turo. Ayan. So ito yung update ng mga kambing natin, mga friend, no? Kung hindi lang ako namatayan ng apat at yung kinatay kong tatlo plus ngayon ito sila, yung nabinta pa, tatlo rin. So marami-rami na sana yung kambing natin. Wala sana akong balak magbinta ng dalawa, yung tatlo, kaya lang nangangailangan din ako ng pera at may kursunada rin magbili. Saka kailangan ko ring maghanda doon konti sa binyag ng apo ko, kaya yung tatlo nakatay. Pero ang pinakasayang, mga friend, yung apat, kasi wala talaga akong nagawa, no? Kasi maliliit pa sila, nagkasakit yung iba, hindi masyadong naano doon sa mama nila, so namatay. So yun lang muna, mga friend, short lang muna itong video natin, no? Ina-update ko lang kayo sa mga kaganapan sa araw nito sa pamanganak ni Itim, no? Kasi matagal ko na siyang inabangan na manganak, kasi malaki na ngayon tiyan niya. Akala ko nung bago mag New Year nalabas na. So ito pala, ngayon lang pala siya ng anak, no? Sabado, no, ngayon January 7. So ayan po, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa channel ko, at saka yung mga bagong mga nag-subscribe sa akin. Shout out pala kay Joy Lil, no? Yung kasamahan ko dati sa trabaho ko sa insurance company. At shout out din pala, no, sa kaibigan nating vlogger diyan sa Qatar na parating sumasabay-bay sa ating vlog, si ER Farming. Hello ER Farming. Kumusta kayo diyan sa Qatar? Maraming salamat, bro, sa pag-support mo dito sa channel ko. Hayaan mo, parati rin akong mag-support din dyan sa bagong vlog mo. Tuloy mo lang yan, bro. Tuloy natin, kasi pareho tayong mga baguhan pa dito sa YouTube as content creator. At saka magpapasalamat din ako, no? Kanina nag-pop up doon sa ano ko, notification bell, yung bagong nag-subscribe, si Kim Villanueva. Hindi ko kilala, pero kung sino ka man, Kim, maraming salamat po sa pag-subscribe mo sa akin. At yung mga iba pang mga bagong subscriber ko, hindi ko pa na ano yung mga pangalan, maraming salamat po sa inyong pag-subscribe dito sa channel ko. So salamat po, at happy trickings pala sa inyo, no? Happy New Year. Bye bye. Uwi na tayo. Hapon na. Uwi na tayo. Uwi na kayo.